Yo, what's up mga Puff? It's me, James Puff. At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay isang pod na nanggaling sa Oxba. Yun ay ang Slim C. So, pinadala sa akin to ng Oxba para gawin ng review dito sa channel natin. Pero bago natin simulan tong video na to, promote ko lang yung second channel ko, James Puff Vlogs. Yan ako nag-upload ng mga videos ko dito sa Japan. Sana supportahan nyo rin yan mga Puff. And pwede nyo na rin ako i-follow sa TikTok. I-search nyo lang is James Puff. Lahat ng mga link is nasa description box. So, dito sa video na to mga Puff, ang i-unbox natin is 3rd anniversary gift box ng Oxba. So, syempre, iba to sa retail packaging and hindi ko sure kung ibebenta nila tong ganito pero malamang gift lang to para sa mga influencers, YouTubers, and mga promoters nila. Pero syempre, i-check nyo pa rin yan. And quick specs lang muna tayo dito sa device natin mga iPuff. So, ang Slim C is merong 900 milliamp battery capacity. Syempre, built-in siya. Pwede natin siya gamitin ng firing button or auto draw. And bago pala natin simulan tong unboxing natin is gusto muna batiin ang happy happy 3rd anniversary Oxba. So, talagang tumatak sila sa market lalo sa atin sa Philippines dahil sa quality ng mga products nila. So, isang cloud check muna tayo bago tayo mag-unbox. Alright, so ito na nga yung box ng ating Slim C 3rd Anniversary Gift Box by Oxba. So, ayan, sa may harap ng box natin, mayroon tayong logo dyan, branding, 3rd Anniversary, vaping reimagined. Then ngayon, i-open na natin siya. So, maganda yung box nga mga Puff kapag in-open natin siya para nag-i-stand siya dito sa may gilid. And yun, meron tayong maliit na sobre dito na naglalaman ng onting mensahe sa akin ng Oxba. So, kung gusto nyo basahin, i-post nyo na lang yan. And yun, maraming salamat daw sa pagsuporta sa Oxba. And ngayon, dito sa box natin mga Puff, meron ako dito yung naunang Slim, which is yung meron siyang screen. And ang gagawa natin ng review ngayon dito sa video na to is etong Slim C. So, binigyan nila tayo ng night and day version. Then, meron din tayong mga cartridge dito. So, ito yung mga meron siya. Then, isang lanyard. So, open muna natin ito mga iPuff. So, yung kasamang lanyard na binigay sa atin mga iPuff, ito yata yung parang USB. Push lang natin to. Ayun. So, hindi lang siya basta lanyard, kundi charging cable na rin siya. So, syempre sa retail packaging mga iPuff is meron tayong user manual. Ito wala nang kasama. And ngayon, punta muna tayo sa mga cartridge na meron siya. So, dito tayo sa Slim C. Ang Slim C mga iPuff, replaceable coils. Ibig sabihin, yung coil ang pinapalitan natin, hindi yung buong pad katulad doon sa naunang Slim. So, open natin to. So, yung pad natin mga iPuff, kaya makikita nyo, ganun pa rin. Medyo may pagka-citro siya, kaya makikita natin kung may laman pa ba ng juice yung pad natin or wala na. Dito sa may side na to is yung fill port natin kung saan tayo maglalagay ng juice. So, meron nakasulat na open. So, ilayin mo lang to palabas mga iPuff. Diretso na yan sa loob ng pad natin. So, yung pad natin mga iPuff, kung daw nagkakamali is meron 2 ml ng e-liquid capacity. And dito sa badang ilalim, meron tayong dalawang magnets dyan na dumidikit doon sa device natin kung saan tayo maglalagay ng coil. Ganito naman yung shape niya sa pinakaibabaw. Ayan. Then, pagdating naman sa mga coils na meron tayo mga iPuff dito sa Slim C, ay may tayo meron naman nakasulat Slim C, at ito naman is yung mga cartridge para sa Slim natin. Ito yung version 2 cartridge na meron sila, and magkaiba yung cartridge ng naunang Slim dito sa Slim C natin. So meron nga tayong dalawang kasamang coil dito sa Slim C mga iPuff, isang 0.6 ohm at isang 0.8 ohm. So open natin tong isas. So, ito nga yung 0.8 ohm natin mga iPuff na paborito kong coil ng Oxba. So, pagdating naman sa mga coils na ginagamit natin is nakadepende sa inyo. Pero ito yung gusto ko. At sakto yung init niya para sa akin. So, meron din naman sila mga higher ohm mga iPuff. Pero ang gagamitin natin sa video na to ngayon is etong 0.8 ohm na subo ko na rin talaga. So, para ilagay siya dito sa pad natin mga iPuff, merong flat part dito sa may coil natin. Ay, makikita natin. Etong part na to. So, kailangan mo na siya itapat dito rin sa may same shape dito sa may part na to. So, meron din naman tayong parang arrow. Ayan, kung nakikita sa camera natin. So, dun lang natin siya itatapat. Make sure lang mga iPuff na maikabit mo to ng maayos para maiwasan natin yung leak. Push lang natin siya dyan na maigi. Pag nakita natin na wala nang lumampas dito or hindi na siya nakangat, ibig sabihin, okay na siya. So, lagay lang muna tayo ng juice. Ngayon naman kunin natin yung mismong device na natin. So, yung device natin mga iPuff is merong 900 milliamp battery capacity. Siyempre, built-in siya. Fast charging, 5 volts, 2 amps. Dito sa may part na to mga iPuff, makikita natin firing button natin. Ayan, na merong LED light dito sa gitna, then logo ng Oxba. Then, eto ang device na pinadala nila sa akin is 3rd year anniversary device. Kaya, ayan, makikita nyo, meron tayong date dyan. November 11, 2019. Tapos, ayan, Oxba. Maganda yung pagkakagawa ng design natin. Ayan, paikot siya. So, marami kang naman pagpipilian ng color sa kanya, mga iPuff. And etong mismong design na to is hindi ko sure kung ibebenta nila. Palagay ko pang regalo lang talaga tong design na to. Yun, dito sa badang ilalim kung saan yung USB port natin. Sa may side ng device natin, plain lang tayo. Dito sa likod, ganun
ulit yung design katulad sa harap. Then dito sa may side, ayan, meron nakalagay na Slim C. Then yung airflow control natin or yung airflow slide. So ganun pa rin mga ipop, katulad nung naunang Slim. Meron tayong mga slot dyan or butas ng mga air hole. And syempre, nakadepende na sa iyo kung gaano kaluwag or kasikip ang gusto mo. So ayan, i-slide mo lang siya na ganyan. Pwede mo siyang i-open ng isa lang or dalawa, nakadepende na sa iyo. So para ilagay yung pad natin, kailangan mo lang siya itapat dito mga ipop. Wala naman siyang saktuhan na ganun kasi nandito naman yung adjustment natin para sa airflow. So tatapat lang natin yan, hihilahin na siya ng device natin. So para i-power on yung device natin mga ipop, press mo lang firing button natin. 1, 2, 3, 4, 5... And nakita natin, nag-light na siya mga ipuff. Then, sa LED light indicator natin, syempre nandyan yung battery capacity natin and yung power level niya. So, may tatlong power level to mga ipuff. Para i-adjust siya, press mo ng tatlong beses yung firing button natin. So, 1, 2, 3. And nakita nyo, nag-color red siya. Press ulit natin, 1, 2, 3. Color blue naman, 1, 2, 3. Color green. So palagay ko mga ipuff, yun lang naman yung madalas. Kulay red siya kapag sa pinakamababang power kalagitnaan blue. Then yung high power natin is yung color green. Kasi wala akong user manual kaya hindi ko masabing eksakto bato niya. Yung device natin mga ipuff is pwede natin gamitin by auto draw or pinipress etong firing button natin. So nakadepende na sa inyo yan. So yung default mga ipuff is naka-activate pareha siya. So kung gusto mo naman siya gamitin ng auto draw lang para mag-deactivate etong firing button natin, if press mo lang siya ng apat na beses. So 1, 2, 3, 4. May tayo nga, nag-blink yung LED light natin. Then, pag nag-press ako ngayon, ayan, umiilaw lang siya. Nakita nyo, nag-ship lang yung color niya. Kasi, naka-deactivate na yung firing button natin. So, auto-draw na lang siya magagamit. And, kung ipipress mo ulit ng apat na beses yung firing button natin, mag-activate na ulit yung dalawa. Firing button, then auto-draw. Okay, so, ganun lang naman simple gamitin yung device natin, mga ipop. Size comparison lang tayo ng mabilisan dito sa naunang Slim natin, which is yung merong screen. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, mga ipop, magkaiba sila ng pad. Etong naunang Slim natin, mga ipop, is throwaway pad siya. So, hindi natin napapalitan ng coil. Hindi natin sila napagpapalit. So, ayan. Kapag nilagay ko siya dito, hindi siya pumapasok. So, note natin nga mga ipop. And yun na siguro para sa device na to. Ibabalik ko na sa akin yung camera para sa iba pa mga detalye tungkol dito sa Slim C by Oxva. Alright, so yun mga ipop, natin nga na unboxing natin and yung specifications niya. So ngayon punta tayo sa mga gusto ko sa device natin. So pagdating sa itsura niya mga ipop, hindi naman masyado nalalayo doon sa naunang version na Slim. Yung sa shape, ganun pa rin. Mas matangkad lang siya ng konti. Pagdating rin sa shape ng pod natin is same pa rin, pero dito is replaceable coil na tayo. And syempre yung airflow slide natin mga ipop, nandun pa rin. Meron tayong power adjustment sa kanya. And pwede natin i-turn off or i-turn on yung firing button natin na malaking bagay para sa akin. Mas magaganda na kasi lumalabas sa mga pod ngayon mga ipuff, wala na talagang delay yung auto draw natin. So talagang accurate yung auto draw kaya halos hindi na ako gumagamit ng firing button unlike sa dati. Isa mang maganda doon mga ipuff is kapag ibubulsa ko siya or ilalagay ko sa bag ko is hindi ko na siya kailangan i-turn off dahil nga hindi naman mapipindot yung firing button natin. Fast charging tayo dito, 5 volts 2 amps. And ngayon naman i-try natin siya mga ipuff. Ang gamit kong juice dito is TMG Salt Nick, then gagamitin ko siya ng MTL. Yung butas natin is nandun lang sa pinakamaliit or isang slot lang yung naka-open sa kanya. Then auto draw ko siya gagamitin. Alright, so yun. Pagdating sa vapor, nakita nyo naman kung gano'n siya kalakas. And meron tayong option sa kanya. Pwede natin siya gamitin ng restricted direct lang or MTL. So MTL ko siya ginagamit mga ipuff. Ang gamit ko palang coil is yung 0.8 ohm. Na gusto ko talaga na coil ng Oxba kasi doon ko nakukuha yung saktong init para sa akin sa isang MTL. Pero may mga tao talaga mga ipuff na mas komportable sila na gumamit ng 1 ohm or 1.2 ohm na coil ng Oxba kasi unang-una is tipid siya sa battery. Mas doon sila komportable. Pero kasi dito sa 0.8 mas okay. So kung gusto mo na medyo malamig-lamig na MTL doon ka sa 1.2 ohm then para mas tipid sa battery. Kung gusto mo na medyo warm vapor dito ka sa 0.8. Then kung gagamitin mo siya ng restricted direct lang, pwede yung 0.6 ohm or kahit MTL pwede mo rin naman siya gamitin dahil meron naman tayong airflow control sa kanya and meron din tayong power adjustment sa kanya. So naka full power pala yung gamit ko sa kanya. And yun mga ipuff, katulad pa rin ng ibang mga device ng Oxba mga ipuff is nandun yung flavor natin and yung throat heat is talagang sobrang solid mga ipuff. So marami naman na sa nanonood dito sa atin ng pag-try na ng mga coils ng Oxba. So wala naman tayong naging problema dyan at simula umpisa hanggang ngayon is talagang malasa ang mga coils ng Oxba. Pagdating naman sa weight ng device natin, saktuhan lang, hindi naman siya yung talagang sobrang solid na mabigat. Overall mga ipuff, kung naghahanap ka ng bagong pad, palagay ko isa to sa pagpipilian mo. Nandito naman lahat ng mga kailangan natin. Although wala siyang screen pero meron tayong power adjustment sa kanya, meron tayong airflow control and meron tayong mga coils sa pagpipilian sa kanya. Yun na siguro para sa video to mga ipuff. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa
susunod na video. Vape safe.